ang usual monthly billing namin sa kuryente nasa 2,400 to 2,500 per month. Pero ngayon, nasa 1,500 pesos na lang siya. And wala naman kaming binawa sa aming mga appliances. Same usage lang, etc. So ano ba ang aming ginawa para ito ay mabawasan ng ganyan kalaki? So bago ko i-share kung paano namin siya ginawa, bakit naging 1,500 na lang ang aming billing from 2,500, ang aming mga appliances pala dito sa bahay ay mga electric fan, TV, aircon, inverter na ref, and washing machine na with dryer, yung automatic. Tapos aircon din. Yung aircon namin is parang 1.5 or 1 lang yata yan siya. So, at saka merong plant siya, minsan lang nagpa-plant siya. Merong heater, yung sa tubig, merong rice cooker. And so far, yun lang naman. At saka, syempre, mga ilaw, ang liwanag ng mga ilaw. So, sa ngayon, yan pa lang. And dalawa lang kami sa bahay ng asawa ko. So, yan ang aming natatanggap na bill na SOA, 2,500. Around 2,500. Na natatanggap namin from Davao Light. Disclaimer lang pala bago ako mag-start ha. So, ang video to ay nakita lang din namin sa tutorial, sa mga, you know, sa mga news feed and everything. Sa TikTok, sa YouTube. Kaya sinubukan namin kasi wala namang mawawala. At yun nga. So, simple lang, dapat meron kang aluminum foil, yung ginagamit na pang ihaw ng isda. And electrical tape. O, diba? So, ganito lang po. First, let's prepare the aluminum foil. Ika-cut lang po natin siya into pieces. So, kung makikita nyo, ganyan po ang size and pahaba po siya kasi idudugtong-dugtong natin yan. Kasi hindi lang isang piraso. Marami ang ating kakailanganin or depende sa inyo kung ilang appliances ang lalagyan nyo. Tapos, itong male plug ng electric fan kasi itong sample. So, ayan siya. Ayan yung kanyang pangsaksak, diba, yung male plug niya. So, sukatin natin siya ng tatlong dangkal from the male plug itong wire. So, tatlong dangkal ng wire from the male plug. Next step po is yung ginupit-gupit natin na aluminum foil ay ika-cover, iikot-ikot natin siya sa wire. So, starting from the male plug hanggang doon sa kasi tatlong dangkal ang sukat. So, hanggang doon po, ibabalot po natin ang wire. So, ayan siya. Pagkatapos po niyan is isusunod din natin yung electrical tape. After covering it with aluminum foil, ika-cover na naman siya ng electrical tape hanggang doon lang din sa tatlong dangkal. So, aayusin lang natin yung pagkalagay na neat siya and hindi siya madaling matanggal. So, dapat malinis talaga ang pagkalagay para at least, of course, hindi maruming tingnan. So, papakita ko lang, ito yung aming electric fan. Ayan, nalagyan na. And yung rice cooker din, nilagyan din namin yung rice cooker. And ito ding washing machine ko na automatic. Ayan siya. So, makikita nyo, nilagyan din namin siya. Kasi kapag may dryer kasi talagang napakalakas kumain ng kuryente niyan. And tapos, nilagyan din namin yung aming heater. Ayan, yung pang-init ng tubig. So, ayun lang siya. Una, hindi talaga kami naniwala nung pagkakita namin sa video. So, sabi namin wala namang mawawala. So, itatry natin. And itry muna natin sa mga ibang appliances, yung mga hindi masyadong mahal. So, tinry namin sa rice cooker, sa heater, electric fan, and sa aming, tawag niyan, sa washing machine. So, hindi muna namin nilagyan ng aircon, ref, TV. And sa katunayan, yung plansya ng damit, hindi pa nga namin nalagyan. So, parang apat pa lang ang aming nalagyan. Nag-research lang kami kung bakit ganito, bakit, ano bang purpose ng foil at saka ng electrical tape. So, my husband did a little research and sabi nga na ano daw na parang yung parang imbudo lang daw siya, yung parang funnel, na parang i-control niya lang yung flow ng current, na hindi siya biglaan. So, nakakontrol lang siya. Kaya, hindi siya pwede sa mga inverter na appliances like ref, aircon, and ano pa dyan. So, hindi muna namin sinubukan kasi baka magkaroon ng mga shortage sort.
kasi baka magkaroon ng mga shortage, di ba? So now, nagplano kami na lalagyan na naman namin yung aming TV na 50 inches na Samsung na flat screen. So lagyan na naman namin siya. Pero research muna namin kung pwede, kung meron bang nag-try na. Kasi malaking tipid na rin sa TV kasi malakas din kami mag-watch ng TV. So, ayun lang siya. And sa mga meron ng nakapag-try or may idea, please comment below kung ano yung mga experiences nyo or ano yung mga alam nyo tungkol dito para at least dagdag kaalaman and malalaman natin kung safe ba siya o hindi. So, wag lang natin biglain, diba? So, dahan-dahan lang. Kaya, nilagyan namin yung mga maliit lang na mga appliances. So, that's all for today, guys. And I hope na nag-enjoy kayo sa video to. And I hope meron kayong natutunan. So, hindi ko naman kayo ini-invite na gagawin nyo. Depende na sa inyo kung gusto nyong subukan. Basta, share lang namin. Kasi nga, talagang proven namin na ang laki talaga ng bawas sa kuryente. So, that's all. And bye!